Hello friends! Welcome uli sa ating channel. Heto na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa scheme coat estimate, no? Kung magpapapintura po kasi tayo, minsan kailangan po nating ipapamasilya yan bago po natin na pinturahan para makinis po, no, yung surface ng pipinturahan natin. Bali, yan po yung step by step na kukompyutin natin kasi marami po kasing nagtatanong kung ilang bag po ng masilya ang gagamitin, no, pagka magpapapintura ng bahay. Bali, at saka related po kasi itong videong ito dun sa naging labor cost po ng pintura ko, no, nung nakaraang video ko. Sana po paki-watch nyo rin po yung labor cost ng pintura na yon. Connected po itong videong ito dun sa labor cost ng pintura na ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po kayo dito sa scheme coat estimate cost po natin. Kaya lang, bago po natin na umpisahan yung computation, bali, paki-like na lang po, no, yung video, subscribe sa mga hindi pa po nagsasubscribe, notification bell, pindutin na rin po. Kung may time po kayo, paki-share, no? Yung Mat ni Kuya channel po, merong playlist videos yan, lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost. Meron po tayong project management videos, yung mga S-curve, Gantt chart per CPM natin para hindi ma-delay yung project, hindi malugi. All shapes, all videos. Salamat po. At saka bago po pala tayo mag-compute, no, pag-usapan po muna pala natin kung ano po ba itong scheme coat, no? Ayon po dito sa nakikita natin na yung po palang scheme coat, cement-based finishing plaster po yan, applied very thinly on concrete surfaces for overhead and vertical applications. Kamukha po ng mga beams, columns, and then yung wall po natin tsaka yung kisame, no? Sa padera tsaka sa kisame. Para po nagpapintura po tayo, makinis po yung surface, no? Bali, ang advantage po niyan, yung correct surface imperfection, maayos po yan, no? Bali, eliminates crack lines and rough surfaces. Ayun po, no? Pag-rough po, no? At saka covers pinholes. At saka iba pa, no? So maganda po talaga yung meron po siyang masilya or skim coat bago po pinturahan. Bali, yung skim coat na yan, bali per bag po, no? Usually 20 kilograms yan per bag, no? Kung hahaluin po sa tubig yan, bali yung 20 kilograms na yon, approximately 8 liters of water po, no? Ang hinahalo yan, kung hahaluin po yan, mas maganda po kung makina ang panghalo nyo para mapino po yung pagkakahalo. Although pwede rin naman pong haluin yan manually. No, ayan po yung ano, mas maganda po kung ihalo yan ng makina. Umpisahan na po natin yung computation, no? Kung gaano po karaming masilya, no, ang magagamit natin, ilang bag, ilang kilo, at magkano po, no? Bali, ang gagamitin po nating area ng pader, no? Bali, 79.05 square meter. Yan po yung area ng pininturahang pader doon sa labor cost video ko. Paki-watch nyo rin po yun, no? Labor cost video ng pintura, no? Ito po yung 79.05 square meter ang gagamitin natin. 1 mm thick po ng skim coat, 1 square meter per kilogram po, no? Ang nalalagyan. Bali, 79.05 square meter times 1 kilograms per square meter, 79.05 kilograms po yun, no? Bali, kung dalawang layer po, no? Dalawang beses sa pinatungan, bali, ang total kilograms po ng skim coat natin, ng masilya, 79.05 times 2. Bali, 158.1 kilograms po ang magagamit natin. Kung dalawang patong, no? Kung tatlong patong po, i-times 3 nyo, no? Bali, yung bag po ng skim coat na magagamit natin, kung ilang bag, di-divide lang po natin yung ng 20 kilograms. Kasi 20 kilograms per bag. Usually, no? 20 kilograms per bag.
Bali, 7.9, sabihin nating 8 bags ang magagamit natin kung dalawang patong, no? Bali, cost per bag po ng skim coat, nagre-range po yan ng 400 to 600 pesos per bag, no? Depende po sa lugar, no? Tsaka kung depende po sa brand, no? Gagamitin po natin yung 500 per bag. Walong bag po yan, no? Bali, ang magiging gastos po natin na 4,000 pesos sa skim coat po yon, no? Skim coat lang po yon, no? Kung ang kapal po 1 mm thick, 79.05 square meter ang lalagyan. At dalawang layer po, no? Bali, itatimestry nyo po yung area pagka, bali, tatlong layer. Usually naman po, dalawang layer lang naman yan. Nagre-range po kasi yung kapal ng masilya, 2 mm hanggang 5 mm yan, no? Mas maganda po kasi kung lalagyan ng masilya bago pinturahan. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.